to my YouTube channel. If you are new to this channel, please click the subscribe button below. If you like this video, you can hit the thumbs up. You can also drop your comments and the boxes down. And today, what we have today is it's not about places, but it has to do with this one. Okay, I have here an ice cream box, but it has or it doesn't have ice cream, pero meron siyang mga plastic. Marami siyang plastic. So, meron tayong ganito sa ating mga bahay. I'm sure marami tayong ganito. Then, alam niyo ba, ang plastic na ito ay matagal bago siya ma-decompose. So, pag nasa bahay siya, pag nalagat na ganito lang siya, naka-crumpled siya. So, merong paraan para hindi siya magiging clutter. Para hindi siya magka-crumpled ng ganito. Para maayos siyang tignan at hindi siya mag-occupy ng space. So, ganito yung gagawin natin. Halimbawa, ito yung plastic. Madali-madali lang po ito. Kayang-kaya niyo po itong gawin. Kids and kids at heart, alam niyo kung paano ito gawin. Or, I'm sure marunong kayo ng ganito. So, ito yung plastic. Ito-test lang natin yung edge dito. Then, sa kabila naman. Ayan. So, pagkatapos, ipo-fold natin siya. Ayan. Fold. Ipo-fold na siya. Ipo-fold natin ulit siya ng ganito. Okay. Make sure na ayusin ko lang. Okay. Make sure na yung edge niya ay hindi siya tumitikwas. So, ganito po. Then, ang gagawin natin is you fold like that. Parang triangle siya. Ipo-fold siya ng triangle. Then, ganito. Ipo-fold lang po natin siya ng ganito hanggang sa dulo. Or until the end part of this plastic. Ayan. Malapit na. Ipo-fold lang siya. Ayan. Fold din siya. So, pag nasa dulo na, meron itong ganito. Ipo-twist lang po natin ito. Twist and turn. Tapos, maghahanap tayo ng pwede natin siyang i-siksik or i-insert ng ganyan. So, ayan. So, tingnan niyo. Hindi na siya magulong tignan. Diba? Compared to this one, so mas maayos pag ganito yung folding ng mga plastics natin sa bahay. Compare sa naka-cram fold na ganito. So, try po tayo ng isa. Ito. Try po natin itong ipo-fold. So, ito na po yun. Tapos na po tayong mag- fold ng mga plastic. So, as you can see, na isasara na po natin ang ice cream box na ito. Then, pagbukas natin, ayan. Tingnan nyo, okay. Mas maayos na siya. Hindi na siya nagka-crumpled. Ayan. Okay. So, hindi na siya umaapaw. Hindi na siya nagka-crumpled. Hindi siya nagka-clutter. So, mas maayos na siya ang nailagay sa lalagyan na ito. So, pag hindi natin ginagamit, panalang natin siya. Pag kailangan natin ng mga plastic para sisidlan sa ating mga bagay, so, kukuha lang tayo ng kukuha tayo dito ng isa. So, that's it po. Sana'y na i-share ko sa inyo ang mumunting kalaman na ito at sana'y makatulong po ito sa inyo para maiiwasan ang mga clutter dala ng plastic. So, thank you for watching. My name is Yan and please don't forget to click the subscribe button below. So, thank you and see you then. God bless!
Thank you.